Alright team, in this video, pag-uusapan niya natin is some of the NFT games that I would be investing very, very soon or some of them nakapasok na nga rin tayo. Ano ba yung idea ko behind it? And hindi nyo naman to kailangan gayahin, but ano lang, no? Para magkaroon kayo ng idea kung hindi nyo pa nga nakikita itong mga NFT games nga na ito. And second, no, is ano nga ba nangyayari sa play-to-earn industry? No? Maraming bumabagsak nga na games, so bakit nga ba ganito ang nangyayari? So share ko rin yung opinion ko and idea about it. Pero before we start, syempre, don't forget to hit that subscribe button sa notification bell para lagi tayong updated, and follow nyo nga rin ako sa Twitter and join kayo sa Discord channel ko. So ito lang muna, no, quick video from our sponsor. For people that are misunderstood in their love or magkalayo kayo sa buhay and you want to be together, so you can get married in the metaverse. Yes, that's completely right. And recorded yan sa blockchain. And CloseUp has provided this opportunity for us, no? So they have built this, the City Hall of Love, no? In Decentraland, yan. So Web3, completely decentralized, and it gives back, no, the control and power back to us nga rin to choose anyone we want to love. Yan. So there's no rules, restrictions, no? There's no race, gender, or color requirement, religion, or anything like that. And this is completely for free. Yan. Yan. Wala kayong babayaran nga lang din dito except the gas fees to mint your NFT. Now, take note, these NFTs are not just your regular NFTs, but it represents, no, a lot of things and a better future for a lot of people that wants to get together, not even in real life, but at least, no, the metaverse is providing you this opportunity. Alright? So, here I am, no, visiting yung land plot nga ni CloseUp. So, and you can visit that anytime. There's no fees. There's no anything that you need to pay, no, to get in here. Tapos, meron silang mga marriage na rin na ganawa dito. And here's one of the screenshots nga rin that happened, no, very recently. Alright? So, for more details about this, no, I'll put down the links in the description box to learn more about this, the City Hall of Love of CloseUp. Alright? Maraming salamat, CloseUp, for sponsoring this video. And dito nga muna tayo sa chart ni BTC, no, bago tayo pumunta dun sa mga games and our discussion. So, bakit ko ba ito sinishare? So, sa mga hindi pa nga familiar, ang movement lagi ng Bitcoin is damay lahat, diba? So, makita naman natin, Bitcoin moves down, Ethereum bagsak, BNB bagsak, XRP, Solana. So, yung mga iba yung mga top blockchain tokens. So, ilan lang yung pumapalag dyan? Unless meron sigurong napakagandang news na pumasok. Pero, kahit tingnan nyo yung chart dito, no, just on hindsight. Ganyan talaga yung movement niya. So wala tayong magagawa kasi kahit alam naman natin na garbage coin si Bitcoin, siya yung una, kaya para siya naging gold nga dito sa cryptocurrency na space. So dito nga, no, ang kailangan natin tandaan, di ba? Kapag si BTC bumaba, ang tendency even our ano gaming tokens, yung mga nasa NFT play to earn, is bumabagsak nga rin, di ba? And ang masakit niyan, umangat si BTC, hindi sumasabay ng angat yung ibang mga tokens natin, di ba? Kasi yung nag-exit na sila dun sa mga investments nila. So ito, alam naman natin, napakatibay ni Axie, no? 45 USD pa rin siya ngayon. Pero as we can see here in the chart, di ba? So yan, 30 days yung chart nga natin. Hirap na niyang ano, no? Umangat ulit. And even with the news, di ba? Axie Origins, pinaabangan ng lahat. So kaka-release lang yan. Pero bagsak pa nga rin to kasi nga hindi rin ganun kaganda yung game itself, no? So marami nagsasabi, mas okay na yung V2. I haven't played it yet, so wala akong opinion about the game, no? So I don't have the right to like criticize it. Pero that is just basing what I have seen on the videos and yung mga malalaki nga rin na influencers for Axie. So majority sa kanila is saying na hindi sila masaya sa update. It's better than not updating, pero yung iba gustong bumalik nga sa V2. So itong SLP nga, no? If you look at the chart, what happened here is dami nag-speculate, no, babalik daw siya ng 2 pesos. Pero mas malala pa yung nangyari. So, imbes na bumalik siya ng 2 pesos, alam ko pumalot na ng 1.32 in terms of peso. Nag 0.8, no, PHP na lang siya ulit. So, below piso na ulit yung value ni SLP. And as of the moment, wala nang reason, no, for people to actually buy. Kasi nga, hindi natuwa yung mga players for, ano, the update niya ni Axie Origin. Unless magkaroon ng burning mechanism, no, and make, ano, no, the Axies unique again. Pero with the current supply, sobrang dami nga niya, I don't think na marami pang papasok na players dito. Kasi sobrang daming games na rin sa market niya. Di ba? Alam naman natin yun, eh. Yung mga games rin na i-feature ko dito, personal preference ko rin to, both on an investment standpoint at saka nga on reasoning na gusto ko silang laruin. Pero napakarami ko rin na gusto pang laruin. No? Pero ito lang yung mga fini-feature ko nga dito as of the
moment. So baka iba marireview nga rin natin dito at some point in time. Okay? So ayan yung movement nga nung market nga natin. Yung tingnan si Axie, even si ayoko na si Philippines Vibes, eh, 'di ba? Sabi nga nila, ito na raw papalit kay SLP pero mas malala pa yung value nga niya ng token. Magkano to ngayon? 0.24 no pesos. Yan, less than ano, 1/4 no ng current value nga ni SLP. So ito no reason na rin para umangat. So ito mas malala to kasi nga click to earn no na game nga to. Experience it for a while. And sayang nga, no, hindi natin ito napasok. No? Congratulations pa rin to sa mga maaga nga rin na nakapasok dito kay Pegax. Kasi nga, they made the earnings na rin, di ba? Pero at the end of the day, alam naman natin, no, marami pa rin naipit. No? Looking at this chart, no? So, yung $1, magdating dito, no? Ayan, magkano na lang din to. So, 90% na rin yung binagsak nga nung value na nga rin niya as of this moment, di ba? So, talagang babagsak at babagsak kasi click to earn to, di ba? And unsustainable rin talaga yung ganitong type of gameplay din sa market natin. So not only this, para kasi syempre, alam naman natin, no, Ponzi scheme, talaga yung setup nga niya, no? Kung hindi mo pa alam nga yun, you might need to check that out. So how do you make the game sustainable? So wala pang nakaisip, no? So sa dami na nakausap ko na dev team, no? Coming from small projects, mga medium size, or even yung mga nasa top nga ng market niya kasi may mga nakaka-meeting nga rin ako. Heeding some advice, no? Ano nga bang pwede? Wala rin naman tayo mabibigay na idea with them. Ang nabibigay ko lang na input sa kanila, ano ba yung market conditions in the Philippines? Ano nga ba yung opinion, no, ng mga tao? Ano ba yung gusto nilang pasukin? And onti na lang din gusto mag-play to earn nga rin sa atin. So ramdam rin naman natin yan, eh, sa mga YouTube views. Kahit check nyo yung iba mga vloggers nga rin. Hindi ko alam bakit yung iba, malalakas pa rin yung ano nila. Pero in any ways, no, baka I think okay na okay din yung pag-aano nila, no, pag-share din ng content nila. So ito, no, ito, step in. So bagong project din to. Ito, lumipad niya to kasi maganda yung value ng NFT niya. So this is more focused on the collections, no, in partnership nga rin. So ito, mga ganitong NFT na rin yung pinapasok niya. May mga value na nga rin. So even si ano, no, Basie, nag-release nga rin ng ApeCoin niya. Bago tayo pumunta sa mga NFT games, so napaka-important kasi discuss ito. So ito, ito natin, $10, 500 pesos, umangat nga rin siya. Pero napaka-strong nung token na ito kasi nga, this is backing up yung PFP collection nga rin ni Basie. And this is one of the biggest or the biggest collections in the, ano ngayon, no, in the planet right now. Yan, yung Bored Ape Yacht Club nga natin. So magkakaroon din sila ng mga NFT games. So sana yung mga i-design nga nila na NFT games. And one of them is marirelease nga with Animuka Brands, no, yung Benji Bananas ba yun? Is would be sustainable or would be fun to play. Okay, so tama na muna yun. So alam naman natin, di ba, na lahat naman ng games, Crypto Mines, TVU, Crypto Blades, Axie, Pegaxie, Bump Crypto, Farmer's World, yan, yung mga lahat ng na-hype, no? Even si Luna Rush na nilalaro pa rin yun, ni Neko, yan. So yung mga games nga na yun is nahirapan na mag-keep up no, sa liquidity nga nila kasi wala na pumapasok na new players. So tendency, babagsak na babagsak yung token pag nagtitipi nga rin tapos walang nagre-reinvest. So naisip nga nung ibang mga games sa tulad nga ng ginagawa ni CryptoBlades, no, coming from ad revenue. So nag-fill up nga sila ng ano, kanilang rewards pool tapos limited lang din naman yung nakakuha. No? Which is okay rin naman, no, as long as nag-enjoy naman yung mga players sa gameplay. So doon na nga tayo papunta nga sa era na yun. Kasi yung mga tao ngayon ayaw na magpa ano, no, I would say magpaipit or ayaw na rin sumugal kasi nga mas mataas na yung chance na maipit ka kaysa makabawi ka. So parang ano, no, invest and pray, no, yan, hindi invest and play, eh. Invest and pray kung makaka-ROI ka. So ang ano ko na lang, sinasabi ko lagi even with may mga Discord members na doon naman kami lagi nag-uusap na kung papasok kayo sa isang NFT game, ensure nyo na ini-enjoy ninyo. Okay? And majority rin naman nung content na nga natin is meron ng mga gameplay. Kung iba naman is matagal palaruin, is maganda rin naman, no? Valuable din yung NFTs nga nila. Okay? So, yun nga. So, una, dapat enjoy ka na laruin to. Second is may value yung mga NFT na bibilin mo. Hindi lang NFT pagka-mint mo, tapos common na kuha nyo, wala nang bibilin yan. Diba? Tulad nga sa mga minting ng mga normal games. So, wala nang value yan. Ano na yan? Tapon nyo na pera nyo kung hindi kayo maka-earn nga in-game. So, iba, may mga limited collections nga rin sa mga games nga rin na. So, napakaraming magagandang ano games nga, no? And ilan sa kanila is lalabas pa within a couple of years. Tapos, iba naman, sunod-sunod nang lumalabas nga sa market rin ngayon. Okay? So, meron din ako mga games, syempre, na i-feature na at least pumuputok pa rin sila, eh. Basta may mga breeding feature katulad nga ni Axie. But, I mean, in general, no? At the end of the day, kapag walang nakapag retain niya nung liquidity pool, no, talagang inulit-ulit ko dito kay ano, kay Bitcoin niya na chart, no. Babagsak at babagsak rin yung value nga niyan. So very evident, no, Pegaxie, Farmer's World, Bump Crypto, si SLP kasi marami pa ring trader at saka nagsusuport niya nung token niya. Kaya hindi pa rin talaga mawawala yan si Axie, but yung
I would say ibang mga games na wala doon sa top, no, ng kanilang blockchain, nangyayari sa kanila is tendency kapag hindi nila na-keep up yung liquidity is wala na, no. Mihinto na rin yung game, maalis na rin yung mga players, tapos tendency wala na rin profit yung dev. Wala na rin yung game. Okay? So, ano ba yung mga games na papasukin ko? Ano ba yung reasoning ko behind it, no? So, unahin na natin tong si ano, si Duckyland muna. Okay, so ito, tapos na pala event nila. So, itong si Duckyland is, ito, may mga duck NFTs nga rin dito. Is dahil may breeding feature nga rin siya, tapos may gameplay, no? Enjoy rin naman yung gameplay nga niya. So, Axie-like talaga. So, sabi nga nung, ano nito, nakausap ko na, move na lang daw yung mga Axie players dito kung hindi sila nag-enjoy sa Origins if they want to, like, enjoy yung V2 type nung gameplay nga. Okay? And marami siyang mga games nga rin. But, ang main reason, no, bakit natin ito papasukin is, mataas yung chance na lumipad din siya, yung value nga ng tokens ito. We've seen nga yung movement ng Draco Master, ng Star Sharks, and yung may mga breeding, no? Ng mga type ng NFT games nga rin. So, yun, Ineko nga rin, di ba? Pumaldo. So, ganun rin yung point of view ko nga rin here. So, marami na rin mga guilds na papasok nga rin dito. Ano naman yung team, eh. And may mga investors, backers, mga partners nga rin sila. So, yun yung main reasoning, no? So, yan. Kasi pwede siyang pumaldo dahil may breeding system siya, tapos marami din papasok na players. Pero yung same problem pa rin, no, still exists, no? So hindi niya masosolve nga rin yun. But yun yung reasoning ko why I'm entering this. So same reason din kay Orbitao. So idle gameplay din to, madaling laruin, and pretty sure na marami rin papasok dito kasi enjoyable, no? So limited collection lang to right now, 5,000 lang yung eggs. So technically ilang teams lang yung mga kalaro nga dito. But magkakaroon din siya syempre ng breeding function. So dadami rin yung papasok nga dito, tendency pwedeng magpump rin yung token nga nito. Tapos pag maaga ka rin na player, no, katulad kay Duckyland, katulad dito kay ano, Orbitao, and we've seen the performance nga rin ng mga ganitong type ng games kay Star Shark sa kay Draco Master, may tendency, no, na tumaas yung value nga nito. Okay? So yun din yung idea ko about it, right? And other games pa nga na nandito right now. So, ito, Rebel Bots. So, ganun din yung partly, no? Pero kasi meron siyang PFP collections. And unang lalabas pa lang niya, nag-give itong Soil War. So, yung PFP collection niya nga is something you want to collect, no? And meron siyang utility nga in-game. So, magre-release na rin sila ng mga NFTs saka mga lands. So, you cannot play here kung wala kang lands. So, ganun din yung setup niya, no? Para ka rin naglalaro actually ng Axie. You'll be playing 3v3 against other players. Ayan, meron kang adventure mode and yung PvP. So, may mga card gameplay ka nga lang din. Tapos, you will be earning tokens here. And, ano, no? And I'm thinking, magiging siguro unique saka valuable. May mga ilang parts din dito na magmamahal na pwede mo lang makuha while you're playing the game. So, na-review naman natin to. Meron din tayong video about it. So, baka nandun din yung value nito, no? Baka tumagal din to over time. So, Orbitao din ganoon. May mga equipments nga rin dito na ano. Equipment lang pala, no? No, na lumalabas nga rin. Tapos, baka unique nga rin yan, no? Pwede mong palit-palitan. So, baka andun rin yung additional value nga niya. Pero kay Duckyland, no? Mukhang, ano lang talaga siya. Yung rarity rin ng mga NFT mo. Tsaka, yung performance nga rin ng team na ibibuild mo. So, yan. So, parang ganun yung tatlong game nga na to, no? Pareho lang yung idea nga about it. Na, ayan, may breeding function sila, pwede kang magparami dito sa dalawa. Alam ko dito rin, pwede kang parami coming from the parts nga rin na pwede mong buuin. So, yung 10,000 nga na Rebel Bots, ito yung limited nga rin nila na collection that you can buy in OpenSea. May iba pa yung utility nga, no? Iba pa yung gagamitin nga rin in-game. So, ganun yung logic ko nga dito. Pero dito, no, more of pinasok na kasi ito ni Animoca at saka ni Ubisoft, no? So, how would this game become sustainable, which is pareho rin lang din yung reward system setup niya nga kay Accident. Okay, so tendency niyan, no? Pwede rin bumagsak at saka bumagsak nga yung value nga nito. Right? So, and yung for this, ano, no? Three games nga na Axie-like na pinakita natin. So, nandun rin naman talaga siya sa area na yun, eh. Card Butler, at least to idle pala, no? Si Orbitao nga. Pero lahat sila is may breeding function. Okay? Kasi ito, no? Ayan, papasukin natin tong si Kingdom Raids. So, may updated na nga rin siya na website ngayon. So ito, papasukin natin, aside sa Animoca branch, ayan, marami tayong pinapasok na games na under ka Animoca branch is, masaya yung gameplay niya, no? Yan. So dito na napapasok yung concept nga nung play and earn. And pwede mo rin niya actually na pa-scholar to. Pero tingnan natin, no, kung paano rin yung earnings nga dito sa game nga na to. Pero kapag nagpasok ako dito siguro ng ano, ng pera ko, and which is magpapasok rin naman talaga ako, hindi na ako mag-expect agad-agad ng return of investment, no? Pero kung pumaldo talaga yung token nga nito, maganda yung performance nga nung game, no? And maganda yung adoption nga nung market,
malaking profit kung makakapasok rin kayo ng maaga nga rin dito kasi makakuha tayo ng pre-sale nga rin dito ng NFTs eh. So that's why itatry pa rin natin to na laruin. And if napanood nyo rin yung isa niyang video no about the gameplay, is mag-i-enjoy rin kayo talaga dito, I would believe no. So meron siyang ano parang Clash of Clans style of setup no. You will be raiding other castles and kaya siya kingdom raids eh. Para din kayo makapag-earn and battle it out with other players. Depende kung paano nila sinetup din yung defense nga nila. Okay? So ayan si kingdom raids na papasukin rin niya natin. So napakaganda nito no for me. So sa akin lang naman 'yon. And ito, no, bago tayo pumunta kay Cross the Ages, si The Fabled muna. So, bakit ko nga ba ito papasukin? Okay, so yan, AAA quality game rin to. Hindi ko pa nga ito nare-review, pero maglalabas tayo ng separate video about it. So, hindi ko alam kung madidisappoint ako sa gameplay nito. Alam natin, lumabas na si Elden Ring, di ba? So, yung mga fans nga ng From Software, mga Dark Souls players na tulad ko. So, the main reason bakit natin to fini-feature is because of the gameplay purely, no? Not because of the earnings. And, better rin maging mahal yung mga NFTs nga rin dito. So, alam ko, weapons, yung mga NFT characters, no? So, may pre-sale nga rin yan, limited collection din to. No, may kanya-kanya silang moveset eh. So, yeah, kung napaglaro kayo ng Dark Souls or yung mga ibang gothic, no? Or yung mga ganito, mga old age, yan. Ganito talaga yung gameplay niya. So, skill type of game, pero I'm not expecting big earnings coming from this game. So, ito yung mga play and earn type of gameplay. Alright? And yung last two games na napapakita ko, so ito yung Cross the Ages nga. I've been showing this, no? A few times nga rin dito sa channel, pero wala pa tayong full review about this one. So, dito, you may want to hold yung mga cards kung makakamit kayo. So, meron ako ditong whitelist spots nga na ipapamigay. Alam ko, tapos na initial minting na nila. Pero magre-reopen pa naman to. So, mahirap kumuha ng whitelist spot dito, ha? Kailangan mo i-grind it out saka sa mga raffle lang din nila. So, bakit nga ba? So, ito kasi is trading card game. So if you look at the performance ni Splinterlands saka ni Gods Unchained, yung mga magagandang card games and hopefully si Skyweaver na no, maganda rin yung performance saka Cimeteria coming out very very soon is pwedeng magmahal yung mga cards nito no. So lalo na yung token rin niya, ganun din. Kasi in ano siya eh, in relation din siya doon. So itong game nga na to is NFT card game tapos may sarili siyang book no. May IP sila na gagawin, no? Intellectual property. So may storyline, so malahari pattern yung mga writers dito, yung mga artists, I would say no. Top notch no. And they are siguro ano no, one of basta nila best in the world na nga rin if we consider that word nga rin na gamitin niya for their team. So napakarami nilang artists and even their development team. So ayan, no? Team Gaming Productions sa blockchain. So some of them are in-house, some of them are working for them part-time. So yan, so, mga may writers no kasi may libro nga rin sila. Yan. So they are preparing the storyline para sa kanilang IP. This is the whole list no of their artists and more are onboarding. And some of them oh, are doing yung artwork para kay Magic the Gathering, yung ibang mga card games nga rin. Yung mga kinukuha nila kasi nga yung CEO nga nito is ano fan nga ng MTG and he has a very good collection din ng mga cards. So, nagkaroon tayo ng opportunity to talk with them. Okay? So, itong game na to, no, we're buying here and investing here not because napapa-scholar tayo or anything like that. So, itong mga games nga na to, Orbitao, yan, Dakiland, Rebel Bots, Scholarship Focus, and even si Kingdom Raid. This one is purely because you want to collect cards na tumataas yung value over time. So, I'm hoping Cimeteria, ganun din kasi marami rin ako mga cards na hinawakan doon. So, syempre gusto natin tumaas din lahat ng value. Pero, I think this is the biggest no potentially no NFT card game na lalabas this year unless meron pang iba na mas maganda dito na lalabas pero so far wala pa akong nakikita so baka magalit sa atin yung mga ibang potentially magpapareview sa atin na NFT card game kasi malaki bias ko dito but ano naman no let's be honest wala pa akong pwedeng itapat dito as of now siguro si Adroverse maganda rin naman si Adroverse pero wala pa nga siya nung pinaka gameplay niya nga at saka yung mga core mechanics. Pero magagaling naman lahat ng mga members no yan. Adroverse, kay Miteria nga din. Pero this one is really number one for me. Okay? So ayan, ito. Yan yung reason ko kaya ako papasok kay Cross the Ages. So the team itself, ano rin siya, no? Partner din siya ni Animoca. Yun rin pala yung kailangan natin tandaan. Tapos ano rin siya, no? Ayan, Animoca, Ubisoft, saka Sandbox. Okay? So Rebel Boss, diba? Ayan. So wala na tayong hahanapin pa dito na investment. Siguro si Binance na lang siguro sama mo dito kung magiging partner nga rin. But Ubisoft and Animoca is more than enough, diba? So wala na akong reason pa para siguro i-sell pa sa inyo to. Kayo na rin siguro yung papasok nga dito kapag tinignan nyo nga rin tong game. Alright?
And lastly, ito, si Myria. Alright, so, para siyang gala games, no? So, meron siyang mga nodes. So, I'm buying nodes here. The main reason, kahit matagal yung ROI niya, is their focus, no? Yung earning aspect is quite secondary for them. So, they are producing quality games. Okay? So, ito yung unang game nga nila nilalabas, si Meta Rush. Okay, yan. And ano to, no? Fallout. Ayan, type of games, tama ba? Fallout guys ba yun? Nalimutan ko yung name nga nung game nga, na yun. Right, so sikat rin naman yun. So, yan yung una nilang game. But all other games are being worked on in parallel. So, ito, no? Kart racing game. Talagang magagawin nilang masaya. So, ito, Black Royale. Ito, maganda rin daw to. So, lahat talaga na release nila talaga dito, no? AAA quality nga yung ma-experience nga natin. So, meron pa sa ito Star Trek. Wala pa to eh. And meron silang mga partner games nga rin na papasok dito. For example to, no? So Deep Black Studios is not part of Myria but partner nga rin sila. So mag-onboard nga rin sila dito ng maraming games. So this year, no, we should be expecting I think 3 or 4 games if I'm not mistaken nga dito kay Myria. And wala silang ano, no, currently pre-sale nga ng tokens. Alam ko meron silang mga whitelisting and things like that. Pero nodes pa lang yung binibenta nga nila ngayon. So now here, hindi ito yung mga partners nila. So just to clarify yung mga nagtatanong sa akin, these are the companies saan nagtrabaho yung mga team members nila. Alright? So nakita natin, Ubisoft, Activision, EA, Blizzard, Marvel, Riot Games, Gameloft, Epic Games, yan, Goldman Sachs, no, yung investment firm, saka Tencent Studios nga rin. So these are the biggest gaming companies in the world, no? Wala na lang dito, ano, Sony siguro. And wala ka na nga hanapin, no, for me. So, yan yung part nung team members nga nila. So, 100 people, they're working in-house. So, wala dito na naka-outsource. So, yung mga partners nga lang nila yung papasok nga dito. Teka, hindi to outsource, no. This is more of like yung mga game studios coming in, no, to deploy their games nga dito kay Myria. Alright? So, ayan yung mga games nga natin. And I'm buying nodes nga here for long-term investment, no. And I'm thinking na maging gala games nga rin siya. So, nakita naman natin yung value ng gala games kapag pumaldo talaga tong mga games dito na gustuhan na maraming tao, no. Papasok sila dito, lalaroin nila to, and bibili silang NFTs for the sake of having skins, having like different variations siguro ng mga weapons, or magfo-focus talaga sila dito, no. Tandaan niyo lahat to pala free to play. Ayan, yun yung nakalimutan ko na sabihin. So you can actually experience and enjoy Myria games, wala kayong gagastusin. And ang pinaka ano nyo lang dito, kung gusto nyo bumili ng skins, it's all up to you. So lahat yan, you can experience it for free. Pero syempre, I'm pretty sure limited lang din yung experience mo on some of the games nga rin dito. Okay? So yun lang for ano, no, for today, ano ba yung meron niya in the blockchain world, may own opinion, yung mga strategy ko about those games, and yung mga papasukin niya natin. So napakarami pang NFT games na nasa market. So ano nga, si Ember Sword coming out very very soon, yung kay Guild of Guardians, ano pa ba? Ascender, no? Ang ganda rin nun. Yung nakita ko nga rin sa ibang mga channels na nire-review. And even yung mga other games that is coming out on mobile platform, sobrang enjoyable yung mga idle games nga rin. So it's up to you, no? Saan kayo papasok? And I'm just sharing, no? Syempre, this is just from my personal opinion. Mga papasukin ko nga rin, pero hindi nyo kailangan na i-entry lahat nga rin. Okay, alam ko, may kanya-kanya tayo na risk tolerance. Meron tayong kanya-kanya na gusto lalaroin. Pero ako, no, ayan, yung The Fable, lalaroin ko yan, yung Cross the Ages. Ito is purely for investment. Rebel Bots, Dakiland, Orbitao, Kingdom Raids is lalaroin ko nga rin to. And syempre kay Myria, no, talaga investment to coming from the nodes. And syempre lalaroin ko rin to mga games. Kapag enjoyable to, I will stream it and share it in my channel nga rin. Okay? So, yun lang muna for this video. So, maraming salamat, no? So, sa time na in-spend nyo, panonood hanggang dito nga sa point nga nito. And hopefully, no, I'll see you more sa ibang mga videos po nga na ilalabas dito sa channel natin. Alright? So, maraming salamat and see you again next time. Bye-bye!